Nasubaybayan natin sa mga nakaraang kabanata kung paano umibig at napaibig ng isang Pinay na kasambahay ang Arabong prinsipe. Sumama ang prinsipeng si Hakim kay Lorraine sa Pilipinas para doon sila bumuo ng masayang pamilya. Minsan akala natin, pagkatapos ng matamis na I do at ng palitan ng makalubag damdaming wedding vows, ay magiging happy ever after na ang iyong relasyon. Pero hindi alam ng karamihan, doon pa lang nagsisimula ang lahat ng up and down. Sa mga pagsubok na darating, doon mo malalaman kung talagang matibay ang pag-ibig ninyo sa isa't isa. Doon mo malalaman na fairy tale doesn't exist and you have to face the reality no matter what. Ma'am, tulog na ho sila Summer at Winter. Napatalon ako sa gulat nang biglang lumitaw ang yaya ng kambal sa harapan ko. Dahilan para mabitawan ko ang hawak kong perfume na binubudbud ko sa aking katawan. Mabuti na lang at hindi yaring bubog ang perfume, agad itong pinulot ni Ate Mercy. Sige ate, salamat, pwede ka na magpahinga. Sabi ko na lang dito nang tanggapin ko ang inabot nitong perfume. Okay ka lang ba ma'am? Pansin ko nitong nagdaang araw, pihikan ka na sa pagkain at palaging parang wala sa sarili. Tumingin lang ako dito at pilit na ngumiti. Ramdam din siguro nito ang pagbabago ng ihip ng hangin sa loob ng kanilang tahanan. Ma'am, huwag ka humagpadala sa lungkot. Kailangan mo po ng mapagsasabihan ng hinanakit nyo para sa gayon ay hindi lalong bumigat ang iyong dibdib. Hudyat ito para tumulo ang aking luha. Nako, huwag mo ako alalahanin. Magiging maayos din kami. Ganyan talaga ang buhay mag-asawa, ma'am. Hindi palaging masaya. May mga pagsubok na kailangan yung harapin. Pero sa huli ay magiging maayos din ang lahat. Sabi lang nito at tumalikod na rin. Napahinga siya ng malalim at pilit na pinagaan ang damdamin. I looked at the mirror at pinagmasdan ang sarili. Malalalim ang mga mata dahil sa mga gabing mababaw ang tulog. Nangangayayat na katawan at halos litaw na ang collarbone. Suot ang lumang duster na pangtulog. Hindi ko maiwasang makonsyus sa aking sarili. Bahagya akong pumilig para pawiin ang insekuridad na namumuo sa aking isip. Ganto siguro talaga pag tatlo na ang anak, hindi mo na masyadong maaalagaan ang iyong sarili. Dahil sa pagmamahal mo sa iyong mga anak, mula sa salamin ay tinapunan ko ng tingin ang pinto ng aming walk-in closet. Hindi ko na pinalipas pa ang ilang minuto at humakbang doon at nilapitan ang lagayan ng pagkarami-rami kong sleepwear. Nakapwa mga sexy at nakakailang suotin. Kinuha ko ang pulang lingerie at agad na isinuot. Umikot-ikot sa harap ng whole body mirror para tingnan ang aking kabuuan. Kailangan ko maging attractive mula sa paningin ng aking asawa para bumalik ang masaya at matamis naming pagsasama. Bumalik na ako sa loob ng kwarto at humiga sa kama. Hinayaan kong nakatiwangwang ang aking mahahabat maputing binti para matakam si Hakim pag nasilayan ito. Pasado alas 11 na at nangangalay na ang aking katawan sa pwesto kong katakam-takam. Ngunit wala pa rin ito. Ilang gabi na rin itong halos abuti ng madaling araw. Dahilan ay nag-overtime sa kumpanya. Minsan ay napapaisip na lang siya kung nalulugi na ba sila dahil sa masyado nitong pagbababad sa trabaho. Ngunit nang tanungin naman niya ang asawa ng kanyang kapatid na si Lance, ay umaangat daw naman ang negosyo. Kaya minsan ay hindi na rin niya maiwasang mag-isip ng kung ano-ano at maghinala. Lalo pat kadauwi nito ay amoy alak ito. At ni goodnight kiss ay hindi siya magawadan. Maya-maya pa habang matamang nag-iisip,
ay narinig niya ang busina ng sasakyan ng asawa. Inayos niya na ang suot at postura sa kama habang hinihintay ang pag-akyat nito. Hindi nagtagal ay bumukas ang pinto ng kwarto nila at bahagyan niyang minulat ang kanyang isang mata para pagmasdan ang asawa. Tinatanggal nito ang botones ng suot nitong polo. Napangiti siya. Success ang plano. Muli siyang pumikit at hinintay ang paglapas sa kanya ni Hakim. Pero lumipas ang ilang minuto ay tanging lagabog ng pinto ng CR ang kanyang narinig. Minulat niya ang kanyang mata at wala na ang asawa. Tanging ang hinubad nitong damit ang naiwan doon. Baka naman magsa-shower muna, bulong niya sa sarili. Dali-dali siyang bumangon at pinulot ang hinubad nitong coat, polo at pantalon. Pag-angat niya sa coat ng asawa ay may kung anong nahulog na lumagabog sa sahig. Agad siyang yumuko para pulutin ang bagay na iyon. Hindi niya mahagilap ang damdamin nang mapagtanto kung ano ang bagay na nahulog. Isa iyong MAC lipstick. Sunod-sunod ang ginawa niyang paglunok. Nanghina ang kanyang mga tuhod at napatakip siya sa kanyang bibig para pigilan ang pagkawala ng ingay ng kanyang paghagulgol. Hindi pa siya nakontento at tiningnan pa niya ang shade ng lipstick. Nagbabaka sakaling baka sa kanya iyon dahil marami siyang lipstick na gaya noon. Pero nang makita niyang bright pink ang kulay niyon ay napapilig siya. Nude ang mga lipstick niya dahil hindi niya kayang magsuot ng matitingkad na palamuti sa kanyang muka. Lalo lang siyang nasaktan. Nang marinig niya ang pagtigil ng patak ng tubig sa shower, ay bilis-bilis niyang tinago ang lipstick at nilagay sa loob ng laundry basket ang maduming damit ng asawa. Humugot siya ng malalim na hininga at hinulma ang sarili. Dapat ay hindi malaman ng asawa niya ang kanyang natuklasan. Umupo siya sa kama at hinintay ang paglabas nito sa CR. Lumabas ito na hindi pantay ang paglalakad. Tama ang hula niya. Lasing ito. Lumapit siya dito at inakay ito hanggang kama at hiniga. "You're drunk again, love. What's going on? Tell me, is there something wrong?" Tanong niya dito. Nag-aalala pa siya dahil baka nga naman may pinagdadaanan itong bagay na hindi niya alam. "No, nothing. I just want to have some fun." Sagot nito na nagpataas ng kanyang kilay. Bahagyang tinapik nito ang kanyang puwet at biglang bumulong. "Let's have some fun," sabi nito at ngumisi. Naghahalong amoy ng toothpaste at alak ang hininga nito. Pumipikit-pikit pa ang mata dahil siguro sa kalasingan. Ngunit mas matimbang ang pagnanasang nararamdaman nito. Walang ano-ano ay naramdaman na lang niyang nilalamas na nito ang kanyang dalawang bundok. Nagpakawala siya ng mahinang ungol nang maramdaman niya ang mahinang paggagat nito sa kanyang leeg. Sa gabing iyon ay siya ang magda-drive. Kailangan niyang iparamdam sa asawang kaya niya itong dalhin sa ulap kahit pa nakailang anak na siya. Pumaibabaw siya dito at sinimulan itong halikan. Wild ang mga galaw niya para lalo itong magiliw at mag-enjoy sa kanya. Hinalikan niya ito pababa hanggang umabot siya sa clutch nito. Nag-aalanganin man ay binigay nito ang kaligayahan ng asawa. Panay ang ungol nito at ang pagsabunot nito sa kanyang buhok. Maya-maya nang hindi na siguro nito mapigilan ang sarili at sasabog na ang damdamin nito, ay hinikit na siya nito pataas at agad na pinasok sa kanyang kaloob-looban ang armas nito. Pinagmasdan niya ang mukha nito. Pikit pa rin ang mga mata. Mabilis ang galaw nito at sinasabayan niya ito ng ungol. Nang biglang, "Dayan," sambit nito sa kabila ng mabilis na paglabas-pasok nito sa kanya, hanggang sa sumabog na ang kaligayahan nito sa loob niya. Totoo ba ang mga sabi-sabi ng iba na sa una lang masarap ang pag-ibig?
lalo't magiging magulo at malabo ang pagsasama ng dalawang nagmamahalan at matatapos sa hiwalayan. Sino si Diane sa relasyon ni Hakim at Lorraine? Ito na ba ang hahadlang sa masayang pagsasama ng mag-asawa? Abangan ang susunod na istorya.